Welcome back to my channel. It's me again, Spanyolang Hilaw. For today's video, meron lang po akong i-share na Word of God. Ito po yung pinaka naisip kong the best way para po tayo malesen yung mga nararamdaman nating lungkot, bighati, and yung pangamba natin dahil as days passing, talagang tumataas yung mga cases sa iba't ibang sulok ng mundo. So, wala po tayong ibang magagawa dahil nandito tayo sa loob ng bahay, kundi po magdasal at itiwala natin lahat sa itaas dahil siya po ang higit na makapangyarihan sa lahat at higit na makakatulong sa atin. Dahil kung tayo lang po, hindi po natin kayang masolusyonan yan. Okay, buksan po tayo banandali ng ating mga banal na kasulatan o kung meron po kayong mga apps sa mga cellphone po natin, sa mga tablet o sa anumang gadget natin, pwede po tayong makibasa. Matatagpuan po ito sa Awit 91. Yung buong chapter po niya, napakaganda guys. Sa mga oras na to, ito yung panghawakan nating mga salita niya. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at kanyang mga pangako. So guys, makibasa po kayo sa akin sa Awit 91 or Psalm 91. Ito po yun. Awit 91. Siya'y naghahangad ng pagkukpok ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Ay makakapagsabi kay Yahweh, buog kat kandungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang iniligtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang ang nakatitiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalan pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pamat darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagbuksay wala kang takot sa araw mang dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 10,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at matitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panonood, mapapatunayan iyong makikita taong masasamay pinaparusa. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak. Di mararanasan kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel ika'y itataguyin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik, di ka maaano sa mga serpienteng liyong mababanggis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan, aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko ng at gagantipalahan ng mahabang buhay. At nakatitiyak, tatamuhin nila ang aking kaligtasan ng verse na to. Nang time na nakausap ko yung tita ko sa Amerika, nagkaroon kami ng simple sharing and devotion na about dito sa chapter na to. Shoutout kay Tita Rosana na nasa Las Vegas and si Lola Nene Rosario na nasa Las Vegas din po. Na kahit na nasa ibang bansa po kami, maraming salamat sa messenger, sa way of communication namin na kahit nasa malalayong lugar kami, kakaroon pa rin kami ng mga sharing. So, napakaganda ng verse na to na itong mga salitang to pinapatunayan na napakabuti ng Diyos natin na sabi nga dito, hindi daw natin kailangan mag-alala sa kabila ng mga nangyayari sa mundo natin dahil hindi kanya pababayaan na kahit makita mong libo-libong tao na yung mga namamatay, napapahamak bilang ikaw na alam mong anak ka ng Diyos,
meron kang ano, may pinangahawakan ka na hindi ako pababayaan ni Lord. Ibibigay ko sa Kanya lahat ng ito, lahat ng mga pinagdadaanan natin ngayon. Ibigay lang natin sa Panginoon kasi hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwan. Patuloy lang po tayo magtiwala, patuloy lang po tayong manampalataya sa Kanya kasi Siya yung pinakamalakas na sandata natin, ang ating Panginoon sa kabila ng lahat ng ito. Siya ang nakakaalam ng lahat, Siya ang makapangyarihan sa lahat, Siya yung magbibigay ng ating protection sa araw-araw. Kasi kung ititiwala lang natin sa sarili natin, or sa mga, kahit yung mga doktor, yung mga nurses, ginagamit lang yung mga instrumento yan para magamot yung mga taong may mga karamdaman o yan tulad yung nagkaroon ng mga viruses, natamaan ng mga viruses. Pero still, sino ba nagbibigay ng kalakasan mo? Sino bang nagbibigay ng araw-araw na yung sa pangangatawa mo? Paano kang nakapagtrabaho? Paano kang nakakilos? Diba, lahat lang yan, utang natin kay Lord. Siya ang nagbibigay ng buhay natin sa Kanya. Utang natin lahat sa Kanya. Sa kabila ng lahat ng to, syempre, magtatanong ka sa sarili mo, paano ba akong ililigtas ng Panginoon kung hindi ako sumusunod sa Kanya? Paano kong iingatan ng Panginoon kung nagpapasaway ako sa Kanya? Paano akong lalapit sa Panginoon eh makasalanan ako? Hindi yan, although siguro madaming mga kapatid na ganyan na po yung iniisip nila. Pero kapatid, sa mga oras na to, inaantay lang ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Kasi sabi niya dito, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Open arms ang ating Panginoon. Basta nandun yung humbleness, yung pagpapakumbaba natin, lalapit sa Kanya. Isusuko natin lahat sa Kanya yung kasalanan natin. At doon natin iiyak sa Kanya lahat ng mga pinadanas natin ito. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Handa Kanyang yakapin, handa Kanyang i-comfort sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Sa kahit anumang virus na yan. Kaya kapatid, makikinig ka sa akin, ayan, sabayan mo kong manalangin. Kung lahat na manalangin po tayo, hinihingi ko po ang ilang minuto na tayo pong lahat ay magpanalangin. Yes, Lord. O dakilang Diyos na makapangalihan sa lahat. Kunin na po, Panginoon, na napakabuti. Sa kabila, Panginoon, ng lahat ng mga nangyayari dito sa paligid, sa mundo namin, Panginoon. Nandiyan ka pa rin, Panginoon, upang patuloy kami inatan, i-comfort, Panginoon. Hindi lang kami, Panginoon, ito magiging ang mga mahal namin sa buhay, sa Pilipinas, sa Amerika, o saan man sulok ng mundo, salamat, Panginoon, na kahit na libo-libo na ang mga taong apektado, Panginoon, still, nandiyan ka pa rin, Panginoon, para kami, Panginoon, ay protektahan mo, kaming mga anak mo, Panginoon. Panginoon, dalamin ko nga po, Panginoon, Panginoon, na patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, ng aming mga pagkukulang,
Panginoon. Kung kami mga nadapa, kung kami mga nanghina, Panginoon, tulungan mo po kami abutin ang aming mga kamay, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, nandun yung humbleness ng puso namin para isuko namin sa lahat, Panginoon, ng mga kasalanan na gawa namin, mga pagkakamali, mga kamalian, ng mga lahat ng kalikutan namin, Panginoon, na nagawa sa buhay namin. Ngayon na po, Panginoon, nagpapakumbaba kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat pa rin kami dahil sa kabutihan mo, Panginoon, napakabutihan, Lord, na sa kabila ng lahat ng mga kasalanan at kakulangan namin, mga pagkukulang namin sa kutihan mo, nandiyan ka pa rin. Handa ka pa rin kami, handa mo pa rin kami yakapin, Panginoon. Handa mo pa rin kami, Panginoon, mahalin, protektahan at iligtas, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na sa kabila ng mga nangyayaring ito, ng isang araw, sasabihin na lang namin, Panginoon, na thank you, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Nakayanan namin, Panginoon, at nalampasan namin lahat ng ito sa tulong mo. Kaya, Panginoon, kiniklaim namin yan ng isang araw, Panginoon, na mapagtatagumpayan namin, Panginoon, lahat ng ito sa tulong mo, O Lord God. Panginoon, dalangin ko po ang lahat ng bansa, Panginoon, na apektado ng virus at ito, Panginoon. Panginoon, ginadalangin ko ang bawat, Panginoon, mamamayan ng Pilipinas, dito sa Spain, sa Italy, o sa China, lahat ng mamamayan, Panginoon, sa lahat ng mundo, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon. Sakluban mo kami, Panginoon, ang banal na dugo, Panginoon. Ipalibot mong yung mga anghel para protektahan kami, Panginoon. At sana, Panginoon, mahinto na, Panginoon, ang pagdami, Panginoon, ang mga apektado, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa iyo lang kami magtitiwala, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na Panginoon, na abutin lahat ng mga pangangailangan namin sa kabila ng yung mga karamihan na wala ng trabaho, Panginoon, na wala ng hanap buhay, Panginoon. Ikaw ang mag-provide, Panginoon. Ikaw na aming Diyos na pagtitiwalaan, Panginoon, na ikaw na Diyos, Panginoon, na ikaw ang magbibigay ng lahat ng ito, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, na lahat ng mga may karamdaman, lahat ng mga tinamaan ng mga sakit na ito, Panginoon, ikaw ang magbigay ng kagalingan, ng lakas, Panginoon, para makarecover, Panginoon, at para malampasan namin kung ano man yung mga epekto, naging epekto nito sa buhay, sa mga trabaho namin, sa bansa, Panginoon, sa lahat. Alam naman namin na madaming epekto, Panginoon. Madaming nawala ng trabaho, Panginoon, pero still, Panginoon, sa iyo pa rin kami titingin, Panginoon. Papasalamat pa rin kami, Panginoon, dahil lahat ng ito, Panginoon, alam namin na may kadahilanan, pero Panginoon, sa kabila ng lahat ng ito, salamat, dahil alam namin na ikaw pa rin ang Diyos na magbibigay, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, ng katagumpayan, at ikaw ang magbibigay ng pag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat puso namin, Panginoon, na isurrender sa iyo, Panginoon, at maging, Panginoon, maging pure, Panginoon, maging pusong dalisay kami, Panginoon, nalinisin mo ang bawat puso ng bawat isa, na hindi mangyayari lahat ng ito kung walang, Panginoon, walang kadahilanan. Kung nais mo, Panginoon, na magbalik loob kami sa iyo, Panginoon, dahil na sa kabila na nangyayari ito, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, na makabangon muli, na patuloy na magtiwala sa iyo, na ikaw ang Diyos na buhay, na itong mga salita mo, Panginoon, sa awit 91, Panginoon, ay totoo at tapat, Panginoon. Tapat ka sa mga pangako mo na hindi mo kami pababayaan, at ikaw ang Diyos na mag-iingat sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magbibigay at magpo-provide, Panginoon, ng proteksyon sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na magbibigay ng katagumpayan sa amin para malampasan namin lahat ng itong pinagdadaanan namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, ikaw ang aming pinagtitiwalaan, Panginoon, dahil ikaw ang number one, Panginoon, na kasagutan, Panginoon, Christ the answer, Panginoon, ikaw ang katugunan sa lahat ng ito, Panginoon, sa kabila ng lahat ng mga pinoproblema namin, nagkakagulo na, Panginoon, naghihirap na, yung iba sumusuko na, Panginoon, pero ikaw ang pag-asa namin, Panginoon, ikaw ang magbibigay ng liwanag sa lahat ng kadilimang pinagdadaanan namin ngayon, Panginoon. Panginoon, I declare, Panginoon, and I claim, Panginoon, na ikaw, Panginoon, magtutugon ng lahat ng mga problema namin, Panginoon, na ikaw ang katugunan, at ikaw ang kasagutan, at ikaw ang aming tagumpay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hindi wala namin lahat sa iyo, Panginoon.
Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming samot na lang sa mga Panginoon, pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong magbasa, magbulay-bulay ng salita niya ito na napakaganda. Kahit araw-arami mong basahin, may dami siyang mga revelation. At saka patuloy po tayong manalangin sa Kanya. Dahil ganun po, kabuti ang ating Panginoon. So, have a blessed day everyone, and always claim na matatapos din lahat ng ito sa tulong ng ating Panginoon. Maraming salamat guys.